Hey guys, so for today's video, I'm going to be doing a Shopee, IG Shops, and H&M haul. And papakita ko sa inyo yung NXP jersey ko, guys, kasi maangas siya, guys. Ang ganda ng fit niya sa akin, tapos ang ganda din ng IGN ko sa likod. Also, thank you guys so much for 14,000 subscribers. I appreciate and love every single one of you. So if you haven't subscribed yet, might as well subscribe. And yun, I hope you guys enjoyed this video. Let's get started. Bilis ko na yung intro ko, guys, kasi alam ko gusto niyo nang makita yung mga pinagbibili ko. So, uunahin ko na yung pinaka-excited ako, which is yung NXP jersey nga. So, una, pakita ko muna yung mask. So, eto, next play, tapos merong parang scratch na kung ano man to. So, yun, alam niyo na, guys, ganito siya. It looks like this. Ang cute! Mukha akong ano. Yan, guys. Diba, ang cute? Super love ko to. And I'm gonna be using that all the time now. Tapos, ito na yung pinaka... Whew, guys, ito na guys. Ready na ba kayo, guys? Tunin! Ayan na, guys. NXP jersey. Tapos, ito sa likod. Says Juji, which is my IGN. Nickname ko yan. Yan. Baka Juji to. So, ayan, guys. So, this is in the size small. And, papakita ko na lang sa inyo how it looks like. So, ayan. Sobrang ganda talaga niya, guys. And, nung sinuot ko siya, yung tela niya, hindi siya mainit. So, yun niya. Yung parang sa mga jersey. So, alam niyo na yun. And, sobrang... Whew! NXP. Solid. Solid kayo. Solid. Feel na feel ko na yung pagka-NXP ko niyan, guys. So, ayan. Sana talaga ma-reach natin si H2 and maka-ano natin siya someday sa video. Next is yung mga sa Shopee. So, yung mga iba dito, medyo... Weeks ago ko na silang nakuha, pero ngayon ko lang sila na video kasi nga, iko-compile ko muna sila para pag nag-haul man lang ako ng ganito, medyo madami yung papakita ko. Eto, nakita ko to kay Ate Karen. If you know her, she's also a Filipino YouTuber. Parang mga ganito din yung vlogs niya. Parang lifestyle vlogs, mga ganun. And nakita ko to sa kanya, so sabi ko, eh, gusto ko yata. Yan, shock. So, eto, I'll link everything in the description below so you can check it out. Para siyang, ano ba tawag dito? Jogger. Jogger na gray. Alam niyo yun, yung parang sa mga TikTokers. Yung parang mga jogger nila na iba't ibang kulay. Pero, yung kinuha ko is gray. Yan. Tapos yung size ko is XXL. Kasi yung large, I mean yung sizes nila, maliliit lang. Meron silang L, XL, tsaka XXL. Tapos sobrang liit, guys, talaga. So, eto nga medyo maliit pa to sa akin. Like, sobrang liit talaga ng sizes nila. So, pakalaki niya na, guys, kasi 'di ba yung mas maganda sa mga ganito yung mga loose na parang baggy. So, yon. Yung sa akin XXL and this is how it looks on me. So, ayan, okay? Okay, noted yun. And baka pag bumili kasi kayo, masikip yung mabili niyo. And sayang naman, 'di ba? Hindi niyo na yata pwedeng papalit kapag ganun. Dahil nabana ako, bumili din ako ng white. Yan, white din siya. Tapos ito, same, XXL din siya, guys. So, ayan. Pero ito, kasi medyo ano siya, yung tela niya, makikita talaga yung ano mo sa loob. Like, manipis lang siya. So, dapat talaga loose kapag ganito. I mean, malaking size kapag ganito. Oh, medyo mainit ngayon, guys. Talaga haggard na yung ate niyo, guys. Gusto ko ito. Pero mas gusto ko yung gray kasi nga yung tela nito medyo manipis. Next! Yung isang order ko pa, guys, hindi pa siya dumating. Ganito. Pero mapakita ko na siya sa inyo. Ganito siya. Boom! Ano siya, yung parang attachable collar. Na kapag nagsusweater ka, ganun, pwede mo lang siyang ipasok para mukha akong nakapolo sa loob. Pero hindi. Kasi guys, mainit sa Pinas. So, hindi ko kayang magpolo sa loob tapos sweater. So, bilhin na lang tayo ng collar, guys. Diba? IQ99999. Okay, the next thing that I got is itong, what do you call this? Tennis skirt. Skirt. Basta skirt. Ganito siya, guys. Yan. Tsaka medyo... Ano, may sobra siya sa waist ko. Dapat pala small lang ako. So, yun. Binili ko kasi medium. Nakakatakot kasing bumili tapos masikip, diba? Sayang lang. So, eto, pwede ko palang paliit kay lola ko. So, ayan. Ganito siya. I'm gonna put the prices on the screen kasi hindi ko talaga memorized. So, ayan. This is super cute. Ang ganda ng mga, ng tela niya. Hindi siya manipis. Like, feeling ko hindi makikita yung cycling mo sa loob. And meron siyang cycling sa loob. Pero, of course, mag-cycling ka na din para sure, diba? So, ayun. Kasi nakikita ko sa reviews ng ibang store, yung mga ganito nila, sobrang nipis. Tapos, like, pangat yung tela. So, buti na lang yung napili ko is makapal. Kundi papatayin ako ni mama ko. Next! Let's proceed naman sa IG Shops.
bumili ako ng ganito sa friend ko. Meron kasi siyang small business, growing business pa lang. And I wanted to support her. She's a family to me. So, ayun, bumili ako ng ganito. Tawag dito, guys, Denise Bags or Denise Purse. Niname daw niya galing sa akin. Kakilig naman. Char, so, ayun, binili ko yung black kasi nga, easing formahan yung black, diba? Dapat black tsaka white yung bibilin ko. So, wala yatang white or lutang lang ako. Pero, ayun, ganyan siya. Pack Titas of Pampanga. So, ayun, bumili din ako ng blue. Dapat niya isa lang yung bibilin ko eh. Sabi ko sa kanya, isa lang bibilin ko. Pero, ewan ko, bakit dalawa yung binigay niya sa akin? Pero syempre, dalawa din yung binayad ko, diba? So, ayan. Baka sabihin niya madaya ako. Cute din to, guys. Kaso, pinipili niya. Pumipili siya ng ano, diba? Damit. Yan. Grabe. Parang hinihingal ako. Wala pa man akong ginagawa. Tsaka dapat daw, yung mga ganitong bags yata, since mura lang sila, dapat lagi mo silang sinasabit para hindi mawala yung ano nila, form? Hindi mawala. Hindi masira. Basta, guys, gets niyo na yan. Tapos, pinadalhan ako ng taga Iconic PH. Kasi, basta ano, part ako ng family ng Iconic PH. If you want to check them out, their IG will be linked down below. Sobrang ganda ng contacts nila. And yun, pinadalhan ako ng ano, pinadalhan nila ako ng PR dati. Tapos naubos ko na kasi yung solution ko. So, pinadalhan nila ako ng solution. Grabe. Tapos binigyan din nila ako ng contacts. Hindi ko alam. Pangalan niya, Black Cosmos. Galing sa EO, guys. Black Cosmos. Tsaka solution. So yun, super thank you to my Iconic family. Sobrang spoiled ko talaga dun, kinikilig talaga ako. So yeah. Kapag binigyan ulit nila ako ng PR, baka gumawa ako ng separate video about sa kanila. And like, pakita ko sa inyo yung mga lenses ko na galing sa kanila. Kasi super ganda talaga. And yun, support niyo yung business ng Iconic PH kasi they're super nice. Eto, shop din to ng friend ko and gusto ko talaga yung nagsusupport ng mga small business. So, kung talagang gusto ko mag-help, I'm gonna buy because I like, ano naman, gusto ko naman yung mga ganito. So, ganito yung binili ko. Ah, ano ba? Ang cute! Eto, mas gusto ko ito dun sa white kasi like yung tela niya, pang H&M. Sana nakikita niyo talaga. Pero medyo maikse and bawal yata yun dito sa Pilipinas, guys. So, hanggang dito ko lang siya sa bahay na aura. Pero if medyo tumapang-tapang ako, tatry ko siyang isuot sa labas. Pero like, pinipili naman yung lugar, diba? So, ayan. Sobrang cute niya. Pero mukha siyang maikli sa camera, guys. Pero hindi naman siya ganun kaikli. Mamaya, papakita ko sa inyo ka siya para makita niyo. Baka sabihin niyo, ay, nagkakanyan si Ate Denise. Si Ate Julia, shocks. Pero hindi talaga siya like yung iniisip niya na sobrang ikli. Conservative lang tong ate niyo, kaya feeling ko maiksi to. So, ayun. Eto, small business din to. And hesitant pa ako nung una makipag-partner sa kanila kasi talagang sobrang na-delay yung package na dapat ipapadala nila sa akin. Kala ko nasa scam na ako, ganun. Eh, nakakatakot naman kasi talaga mag-trust, diba? I was super patient, super understanding. And yun, turns out parang may personal stuff lang yung owner kaya nadedelay yung mga PR. So, sometimes you just have to understand na yung mga small businesses na ganon, if we wanna help, we should help like from our hearts talaga. Like, hindi yung napipilitan ka lang or you just want free stuff, ganon. Hindi pwedeng demanding kasi tayo na nga yung kinuha, diba? Tayo na nga yung kinuha, tayo pa yung binibigyan ng ano, mga free ano. So, we just have to be understanding kasi nga, maalim mo, nagsuschool pa pala yung owner nun. They have personal problems and stuff. And napadala naman nila yesterday yung mga pinadala nila, which is this one, this rose necklace. Ayan, super cute niya, diba? And this crop top. Medyo manipis yung tela, so hindi siya mainit. Hindi naman yung manipis na like see-through. Like, yung sakto lang na hindi mainit na, ano, tela. So, ganyan. Bagay siya sa mga Denise bags. Ah, diba? Super like ko yung mga black na crop top kasi, ewan ko, mas gusto ko yung black crop top kaysa sa white crop top. Lalo, feel ko lang sila. So, ayun. This is in the size medium. I was supposed to get it in small. Kasi wala na doon silang small. So, sucks for me. Last but definitely not the least, store, H&M. So, the first thing I got from H&M is itong sweater na to, which is maangas, guys. Maangas yung kulay niya talaga. So, it looks like this. Diba? Tapos meron siyang Dracula sa side. Ang ganda ng kulay niya, diba? Oh my gosh, I forgot the prices. Feeling ko this one was $8.99, pero check ko pa din talaga para sa inyo.
And then from H&M again, I got this dress. I'm not sure if this is a bodycon dress, pero super fit siya sa body mo. So I think it's considered a bodycon dress. Looks like this. Alam niyo yung mga ganyan, guys. Tapos may garter dito sa side. Alam niyo na yun, guys. Sikat to recently, eh. So, ayan. Ganyan siya. And it's in the size medium. Sabi ko nga sa mama ko, dapat small lang, eh. Kasi sabi niya, mag-medium ka na para nakakagalo kang maayos. So, mama knows best. So, medium yung binili ko dito, guys. So, last na talaga to. This is also from H&M. Kakulay niya tong sweater kong right now. This is a t-shirt naman. Ganito siya. Chine. Ay, kakulay niya nga yung sweater ko, guys. So, ayan. Minnie Mouse to. It's in the size XS. XS to, guys. Mukha nga siyang malaki eh, pero malalaki lang talaga yung sizes nila. So, ayan. XS to, guys. I think yun lang yung mga pinaggastusan ko these past few days. And medyo hindi naman sila super dami, like OA. Hindi ko naman sila sabay-sabay pinagbibibiling add to cart. So, ayan guys, I hope you enjoyed this video. If you did, make sure to give it a big thumbs up. Don't forget to subscribe. Please, road to 15k na tayo, guys. Talaga. Hu, pangarap ko talaga yung silver plaque button na yun, guys, talaga. Pag nakuha ko na yun, mananahimik na ako, guys. So, comment down below anything you want. Just talk to me. I like when people comment on my videos. Medyo natutuwa ako kasi nakikita ko yung thoughts nila about sa video na in-edit ko, film ko, in-upload ko. Alam niyo yun. I will see you guys in my next video. Bye!